Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Geisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming salamat po. Sa mga bago kong subscriber and returning viewers, maraming salamat sa suporta at sa hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel, Geisel Ortega Crowella, and pageantry and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Hola! At kahit nagbabagyo ngayon dito at walang kuryente, sige pa rin vlog ako hanggat may natitirang battery. Siyempre, pag-uusapan natin ang nayaring shocking winners sa Binibining Pilipinas 2023. Nakakashock nga ba? Or initial reaction lang natin kasi nagbago ng prototype, stereotype, whatsoever type, at kung ano ang ini-install toll natin sa utak natin kung ano ba ang mananalong Binibining Pilipinas International. Ayan ang pag-uusapan natin at masaya ba tayo sa pagkapanalo ni Miss Angelica Lopez ng Palawan sa Binibining Pilipinas International. Napuya talaga ako ng bonggang-bongga. Hindi ako nakatulog. Hindi dahil nanalo si Angelica. Hindi ako nakatulog kasi parang natulog ako kahapon. Tapos nawala na yung ano ko, yung ganang matulog. After ng coronation ng Binibini, nag-upload pa ako, diba? Nag-upload pa ako kagabi. Ang dami kong ginawa kagabi. Nag-upload pa ako ng reaction video ko. At yun lang naman ay mga initial reaction ko nung natawag si Miss Angelica Lopez na Binibining Pilipinas International. Pero ang tanong, nabago na ba ang stereotype or breaking the stereotype ng Binibining Pilipinas para sa Miss International, Binibining Pilipinas International? Para sa akin, nag-perform kasi si Angelica ng bongga eh. Although, pang Miss Grand laban, pang Miss Universe, pang Miss Grand ang kanyang performance, ay talaga lang namang hindi maipagkakaila na sa swimsuit, sa long gown, sa Q&A, plakado yung lola mo. Nakita doon yung hard work, nakita doon yung lahat ng ginawa niya. Yung simula noon hanggang ngayon ay nag-paid off. Diba? Nang bonggang-bongga. Initial reaction ko kagabi, natulala ako. At kung ano ang pinagsasabi ko, I'm so sorry, Miss Angelica. Alam ko naman, na-review ko yung ano ko doon. Anong ba tawag doon? Na-review ko yung reaction ko. Talagang, ayun naman talaga, as a normal person, yun naman talaga. Sorry kung may nasabi akong medyo hindi makagandahan or kaya below the belt or ano ba tawag dito? Or sa mga ibang kandidata, yung mga physical na pang-criticize. I'm so sorry dyan sa mga Crowellas dyan. Intindihan naman siguro ninyo ako. Ganun talaga pag normal at live na reaction. Nakakaloka. Pero syempre, nakikita ko naman na may mali talaga ako ng bongga-bongga doon sa mga live reaction video. Pero so far, nakamove on ako ng bonggang-bongga at ina-accept ko talaga ng bonggang-bongga din si Miss Angelica Lopez as the new Binibining Pilipinas International 2023. Pinanood ko uli. Bakit ba siya? Ganon yung reaction ko. Bakit? Why? Trisha? Bakit? Mga ganon yung reaction ko. Pero pinanood ko uli. At nag-focus ako sa kanya, hindi dun sa ibang kandidata na gusto ko. Nag-focus na ako sa kanya at yun na nga. Bongga talaga. Bongga talaga si Miss Angelica, Lopez. Talaga lang namang sa swimsuit, sa pagpapakilala pa lang, empowering. Ganon ang eksena niya sa swimsuit, talagang pakabog, perfect, ganon. Iwas-iwasan lang niya sana yung pagnganga. Siguro naman sa mga proseso na paglaban niya sa Miss International next year ay matotone down ng very very light. Diba? Pero yun lang yung ano ko sa pasarela, walang problema. Long gown competition, one of the best gown ang kay Miss Angelica de la Cruz. Ang ganda. Nung pinanood ko ulit, doon ko lang na-appreciate yung ginawa niya. Doon ko lang na-appreciate. Hindi sa akin nag-sink in kasi nga hindi talaga I'm sorry talaga ha, kasi yung pumapasok sa akin Miss International ay ganito, ganyan, ganyan. Kumbaga naka-stuck ako dito. Hindi ko niisip na kahit sino palang babae ay mananalo, ay pwedeng manalo ng Binibining Pilipinas International. At yun yung pinagsisihan ko ng very, very light. Kasi nga, naka-stuck ako doon sa stereotype na meron ang Miss International. So, nag-shine ng bonggang-bongga dito si Miss Angelica Lopez. At talagang, I'm so sorry kung ano man nasabi ko sa live kagabi. Nakakaloka. Yun lang naman talaga yung initial reaction.
pati nga si Miss Angelica Lopez, in-interview siya ni Mr. Mario Dumawal, hindi niya iniisip na pang Miss International siya, kasi nga lahat daw na nagsasabing tao sa kanya ay pang Miss Globe siya, pati sa sarili niya pang Miss Globe daw siya. Pero naloka talaga ang lola mo nung tinawag siyang Binibining Pilipinas International. At sino ba naman ako para hindi tanggapin yun? Diba nakakaloka? At yun yung judges preference. Yun yung Binibining Pilipinas Organization preference. Wala ako doon. Hindi, wala akong ambag sa mga eksena nila. Sila naman yung gagastos, diba? At so, go. Lumaban ng bonggang-bongga at support na lang tayo kay Miss Angelica Lopez. At sino ang yun? Thank you so much. At sa mga sanaka na unawa, sa mga medyo matabil kong dila, alam naman ninyo kung live reaction talaga ako. Nakakaloka talaga yung mga lumalabas sa mga dila ko. So, pasensya. Tako lang po. Hindi po ako perfect. At yun, di ba? At least ngayon, di ba? Pag Miss International, kahit sino pwede. Pero, siyempre, pag-usapan natin yung mga na El Tocuyo by next vlog ko naman. Kung sino yung mga na El Tocuyo, ang bonggang-bongga. At congratulations talaga sa lahat ng Binibini na naka-place. Binibini Pilipinas second runner-up, Rain Parane. Congratulations. Ang ganda ng sagot. Ikaw ang isa sa pinakamagandang sagot. Binibini Pilipinas first runner-up ng bonggang-bongga si Miss... Nakalimutan ko yung name. Wait lang. Nakalimutan ko yung name niya. Si Binibining Pilipinas 33. Nakalimutan ko yung name. Congratulations sa iyo. At syempre, lalong congratulations din kay Miss Ana Valencia, Binibining Pilipinas Globe. Diba? Nakikita ko naman kagabi na hindi na siya hukot. Kasi yun lang yung problema ko sa kanya. Nawawala siya ng posture ba tawag doon? Correct me if I'm wrong. Oo, bag wala siya camera. So, nakita ko naman kagabi na alam niya na kung paano dalhin yung sarili niya. Which is good. At ilaban mo sa Miss Globe at ibalik mo sa top 5 ang Philippines. Yun. At syempre, super congratulations kay Miss Angelica Lopez ng bonggang-bongga. Bravo. At Morena prevailed. O, diba? Minsan lang tayo magpadala ng Morena sa international beauty pageant with Stitch, Melanie Marquez, Precious Lara Kigaman, mga marami din sila, Janice Lubina, pero congratulations, oh, diba, Miss Angelica Lopez, at sana ilaban mo ang Pilipinas. Hopefully dito sa Bacolod, sa Visayas, ang lakas ng hangin, bumabagyo kasi. Hopefully dito at mapanood kita live. O diba, nakakaloka. I'm so excited and looking forward dyan sa Miss International stint ni Miss Angelica Lopez, kung hanggang saan ba nga ba, kung ano nga ba ang kanyang babaguhin, kung ano nga ba ang kanyang transformation sa Miss International 2024. Congratulations tanang bonggang-bongga, at pasensya na kayo dyan sa mga fans, sa mga harsh kung mga sinabi or below the belt para sa inyo. Sorry naman. Pero, hindi ko yun, paghihingi ko lang siya ng tawad, pero hindi ko babaguhin. Ganun talaga yung personality ko. Talagang lumalabas talaga yung on the spot sa bunganga ko. Kaya, hinihingi ko na lang ng pasensya. Ayan. Maraming salamat sa inyo, guys, sa pag-support ninyo lagi-lagi sa akin. And still, congratulations sa buong Binibining Pilipinas Incorporated, BPCI. At, mamaya, magla-live siguro ako kung marukuryente na about naman sa review and analysis ko sa Binibining Pilipinas mula sa production and everything na nangyayari doon sa Binibining Pilipinas beauty pageant. There you go, guys! Maraming salamat din sa Binibining Salon Tenga. Hanggang sa muli, paalam!